may naalala pa kayo while doing the film? Si Sumuna. Ako mula. First time po kasi natin katulad niyo na mapanood yung official trailer. As in, right at this moment lang din talaga namin napanood. So, hindi namin alam kung anong i-expect. So, nagulat kami and grabe yung trailer. Nakaka-iyon. Bang pamilya talaga, grabe, no? Grabe, nakita siya may. Kita siya may grabe ka. Ang ganda lang kasi na dun pa lang sa trailer, may kita mo na parang yung mga pinakamahihirap na pinagdadaanan ng pamilya. Minsan yun pa yung mga nakakapagpatibay ng samahan ng family. So, kita-kita yun sa trailer and sobrang heartwarming yung ano. Ikaw, at umiyak. Hindi naman po ako naiyak, pero na-touch lang po ako kasi po nakikita. May luha, Mark. So, mahal po talaga ng pamilyang Pilipino po. Totoo yan, in all fairness naman talaga, kasi sa linya pa lang, hindi na siya main kaya nakita din na kailangan mo bang mangyari ito para pansinin niyo ako. Diba talaga naman, dun pa lang sa binitawan na linya na yan, nakita siya main, parang ako gusto ko lang mag-June 5 para mapanood agad-agad ang Sunshine Farm. Ngayon nga tinitingnan ko sila eh, dito on stage, talaga makita mo na parang, ang galing, parang talaga kayong magkakamukha na talaga sila in all fairness, diba? Malay Ethel, gusto niyo po unang magtanong o mamaya po? Mamaya. Mamaya na, sige. Sino po ang gusto unang magtanong? Habang nag-ready, meron ba? Sige, habang wala pa, ako muna ang magtatanong. Gusto ko pong malaman, the last time na nagkaroon tayo ng interview portion, question and answer with our friends from the press, hindi pa ginagawa ang pelikula. Kumbaga, ito ay parang story conference pa lang. But right now, we are promoting it because on June 5, mapapanood na natin. Ano sa palagay po ninyo ang hindi niyo malilimot ng experience habang kayo po ay nag-shooting sa Korea for a Sunshine Family? Tito Noni? Hindi po malilimutan ang generally ang experience ng yung kanilang brand of professionalism ng mga staff and crew, yung pag-set up ng mga Excela, yung parang dahil sa ano, napaka nagtumatawa din naman sila, pero generally yung hindi serious. So, parang unforgettable yun sa akin. In fairness, no? Pag sinabing from Korea talaga, hindi si Tito Noni ang una sa mga narinig ko na sumaludo sa professionalism. Tito Shumay? Marami akong first sa pelikulang ito. First time kong makasama as lead role ang asawa ko. In real life? Yes. Wow. First time akong gumawa ng pelikula sa ibang bansa. Wow. I've never been to Korea. First time kumakain ng samgyeop. Na legit sa Korea ma. Pero dito, hindi kasi kami pumupunta sa Korean restaurant. So, first time kumapit ng mga parang ano ba yun? Mga host galing sa Korean. Hindi ko alam yun. I'm not that, siguro kasi, meron na akong napanood ng Korean telenovela, pero hindi ako ganun kaano sa foodie na. I didn't realize na sobrang sarap pala. Ang hindi ko nakakalimot ang experience ko doon, first time ko yung sa halip na nag-concentrate ako sa line ko, nag-concentrate ako na huwag kong manginig habang nag-iingin kasi sobrang lapig. Pero parang, kunyari, okay lang. Pero sobrang lamig. Daming madaming experience sa bago. Makakaiba. Ako naman, ang hindi ko makakalimutan dito sa paggawa ng pelikula. Bukod sa first time ko rin po mag-shoot ng pelikula sa ibang bansa. Sa pelikula to, first time ko nag-welding sa buong buhay ko. Oo, tumatak talaga yun sa akin na talagang may video ako na nag-welding ako for this movie. So abangan niyo po yung eksena na yan, nakakatawa siya. Ang welding scene ni Sura Mire. Bukod doon, na-try niyo na po bang mag-pek-pek shorts sa 3 degrees na lamig? Micro-mini shorts kasi. Micro-mini, sorry, sa pek-pek shorts. Sorry po sa mga kasama natin dyan, medyo conservative. Okay, nag-short-shorts ako, yun na lang. Nag-short-shorts ako sa lamig ng Korea. Outdoor. Alam nyo kung ba't yung nasabi? Kasi syempre, very, ako yung host kasi, so parang nakasulat siya. Marco. Ako naman po yung nakasando lang po ako habang nag-snow po na pinapakita ko po sa kanila, di po kanya lamig. Pero sa akin po talaga, lamig na lamig ng
alas, di na po ako magalang. Anong pangalan ng character ni Marco sa pelikula? Max. Ikaw si Max. Si Sue naman? Si Shine. Si Shine. Sino ba siya may? Sonia. Sonia. Don. Si Don. O, ayan na. Lagi tayong mga naririnig na mga bagong stories mula sa mga bida. Who wants to go first? Ako siya, Tita Pilar. Ayan. Papakwento ko na lang kung dito po sa director nila kasi foreigner, di ba? How was your working relationship with Kim Tae-sik? Tama, oo, dahil ito, Korean si Kim Tae-sik, siya ang nag-direct. Paano, hindi ba nagkaroon ng hirap sa language kasi Koreana? Tas... Para sa akin, hindi nagkaroon ng diferensya kasi may interpreter naman sila. And we, tsaka nakakaintindi siya, hindi na siya nakakapagsalita ng English, konti-konti lang. At tsaka, he took care to build the relationship between us and the interpreter. May point pa na hindi pwedeng interpreter na official. Dinala niya yung anak niya, babae, na hindi namin alam na anak niya, na tinuruan namin ng mga mura sa Tagalog. Ay, parang anak na lang direkto. Pero he's very accommodating. He was encouraging us to, you know, bring what we want to the role, improv, add. Kasi syempre, hindi naman siya Pinoy. So, tinatanong nila kami kung ano yung, how is it sa inyo? How would you react to this? How would you say it? Pero, at the same time, yung script kasi nila, naka-storyboard. Nung nag-reading kami, may mga drawing, bawat eksena. At halos sinusunod nila yon. Yung pagkaka-storyboard nila, ganun sila ka-efficient. So it was a very good working relationship with them. And a very quiet, bulungan, nagbumugulong ang director pag ibibigay na yung instruction. So kakaiba kami, pinakamahinay. In fairness, no, sa kwento ni Tita Shamin, parang masasabi mo talaga na ang swerte po ninyo na nagkaroon kayo ng chance to work with them sa Korea dahil, di ba, na-experience po ninyo ang mga ganong klase ng pagtatrabaho. Yes, Sue? Si Director Kim, siya ang pinaka-gentle na tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Napaka, never ko siya nakitang nagalit or naubusan ng pasyensya. Sobra siyang generous sa amin. Merong isang beses nakasabay ko siya sa restaurant, random bilang. Tapos nagulat na lang ako, binayaran niya yung bill namin. Yun yung pinaka-pag-aalaga na natanggap namin sa production namin. Hindi nila kami hinutong talaga. Simula breakfast hanggang lunch, hanggang dinner, hanggang midnights snack namin, masarap lagi yung food. And yun yung pinaka-important sa kanya. Ayaw niyang may nagugutom sa set, ayaw niyang may... Kunyari, hindi nagustuhan yung food, napapalitan niya talaga. So ganun talaga nila kami inalagaan. Tsaka po si Derek Kim po, sobrang gaan lang po niya katrabaho. Hindi ka po mag-pressure kapag hala, yan na ako ng HNA. Hindi ka po mag-pressure ng ganito. Oh, in fairness, so talagang mararamdaman mo sa mga sharing nila dito ngayon. Dito, Nonny? Ramdaman mo talaga na tao. Humihingi siya ng ano, humihingi siya. Katulad ng sinabi ni Shamin, humihingi siya ng mga kung ano ba yung pwede namin gawin. Sila ko sa eksena. Gawin mo nga ito. Ikaw, gawin mo. Gusto kong makita kung ano yun. Tapos, binibigyan niya kami ng maraming freedom, no? Tapos very clear naman siya kung ano yung gusto niya, kung ano yung hindi niya gusto. At the same time, nakita ko tahimik siya, pero alam mong lahat, grabe ang respeto para sa kanya. Para siyang guru or ano. Kasi karamihan ng staff namin, kahit yung assistant director, kahit yung props man, lahat pala sila nakapag-direct na ng pelikula. Oh! Para sa grupo sila ng mga director, ng mga indie na mga director na nagsama-sama, nagtulog-tulog sa pelikula nito. Wow! Yeah. Ang galing, no? Hanggang sa set man, nag-direct na pala. Nag-direct na! Pati assistant director, pati yung production. Ah, hindi pala yung production designer. Bukod pa niyo sa program niyo, yung mga script continuity, yung mga ganon. Kaya siguro matahan pa lang nila, alam na nila ang kilusan. And ang galing din kasi kayo ang mga accurate actress nila doon. So perfect dahil nagkaroon ng collaboration talaga with them. Kuya Jojo, you want to ask question po sa mga stars natin? Gaano doon po kayo katagal na nag-shoot sa Korea? Halos isang buwan, nandun kami. Anong season po? Papuntang winter, kaya nga mamatay-matay kami kasi November. Kasi yung story, supposedly nangyari autumn. Pag tingnan namin sa Korea, yellow pa
yung leaves. Mami, ano? After 2 weeks, wala nang dahon. Kaya yung ending na dapat ang setup eh, autumn, wala nang dahon yung mga puno. At nanginig-inig na kami habang nag-drive. Yung script po na ito, ano po ito? Yes, remake. Kaya magtataka kayo, bakit ni-remake nila? Ang initiative po na galing sa Korean government. Sila yung pumili. Sila kasi nagbigay kasi ang Korean government ng pera kila King Tai Fit. Kasi production sila, Film Line? Yeah. Yes, ito po yung napaka-bonggang partnership, yes, with Film Line. Tapos, binigyan sila ng pera, tapos pumili, ang pumili ng story, yung Korean government. Nag-submit sila directly ng iba-ibang stories, pinili na ito. So parang special talaga yung story na ito nung ginawa ng 1992 na ang setting, Japan. I mean, not setting, but the family, Japanese family. But this one, they really wanted na ang family this time, Filipinos. So it's a very beautifully crafted film kasi it's a combination of the Filipino talents and the award-winning Pinoy talents. And the filmmaking, practices and vocabulary of the Korean. So parang Korean telenovela mixes with the Filipino talent. So parang gano'n, Filipino heart, but ganyan, maganda. Ito lang. Yung nag-adapt si, ano, si Direct Kim Tae-sik. Siya nagsulat sa, ano, sa Korean yata. Tapos pina-translate. Tapos dito meron din na pina-translate. Sino ba yung Filipina na, ano, Ayil? Miss Ai Tamayo. Tapos, nagkaroon kami ng sessions, ilang reading. No, nag-reading session kami. Tapos, medyo meron din parang ginawang madulas yung mga dialogue sa Tagalog. Para mas smooth ang delivery and fairness. Yes. At saka na, ganun, Korean lessons. How is it working naman with mga Korean actors and actresses? Kasi kaya nung pinapanood, sabi ni Sukay na ang ganda ng mong Koreanan na to. Kamusta sila? Totoo, wala sila talagang pores. Grabe, nakakaingit sila. And then tsaka sa lamig naman kasi nung bansa nila, parang hirap din yung pores namin na bumuka sa bansa ngayon. Hindi, pero sobrang professional sila talaga. From the production to the actors that we've worked with. Never seen. Yung isin siya kaya ulit kami, nakakaloka. Okay, yun. Bakit? Sinong hindi marunong? Siyempre, iba-ibang shot. Ah, kala ko, kaya hindi marunong. Tsaka humingi pa ng isa. Tiyara, kasi sobrang ang ganda. Pinagsamantalahan pala yung K-pop star. Pinagsamantalahan ko. Hindi, very professional sila. Tsaka mababait silang katrabaho. Hindi sila nagreklamo. Kahit na minsan ang tagal-tagal na nilang naghahantay, wala kang maririnig talaga na anything from them. Very caring din sila. And yun nga, tinutulungan nila kami sa mga Korean lines namin. Kapag medyo may mali kaming nalibigas na mga words. So, sa Korea ba? So, tinudumog din ba sila sa tent nila? Kasi diba, dito sa Pinas, kapag may shooting ang Pilipinas, may mga fans na pumupunta. Ganun din ba sa Korea? Diba, kasi tayo, pag K-pop, dumog galor tayo. Dun sa kanila, nung shoot niya, may experience kayo na sinusundan din sila ng mga fans. Well, medyo secluded kasi yung area na pinag-shootan namin. Medyo provincial area siya. And yung community, medyo wala talagang tao dun sa area na yun. So, hindi masyado. So, tahimik kami nakapag-shoot sa kanila. Oh, in fairness. Yung tent, wala dun. Hindi gusto ang tent. Pagpasok namin dun sa standby area ng actors, medyo kakaiba kasi walang upuan. Tapos yung mga actors, kahit yung matanda, nakaupo sa floor. Nakaupo lang lahat sa floor. So, naupo na rin kami sa floor. Mainit pala yung floor. Kaya pala nakaupo sa floor. Yun, so, nasa ilalim. So, masayang experience. Nahirapan lang yung makeup artist. Kasi yun sa lang upuan. Share lahat. Wow, grabe, in fairness sa kanila ha, sa sahig, pwede na isang room. And by the way, mga kapamilya, si Shinwoo of Blanc 7 po, sa ngayon, inaayos na po ng Cornerstone Management ng Spring Film sa kanyang management po, na siya po ay makapag-promote at makapunta dito sa Pilipinas. So, abangan natin ang susunod na update dyan. Now, let's proceed from Random Republica naman, Ate Kate. Okay, ano yung plans?
I believe ang tanong kung ipapalabas din ba ang Sunshine Family sa Korea. Do we have representative from Spring Films? Ang tanong po ay kung ipapalabas din daw po ba itong pelikulang ito sa Korea. Dito lang daw po sa Pilipinas. Alright. First off, may thought? Meron lang akong info na yung isang co-actor namin na Filipino galing doon, parang kinuha lang siya for the as extra, si Sido. Sabi niya, na gumagawa rin yung action na ang Filipino community doon na maipalabas para mapanood nila yung mga Pinoy doon. So lahat is in a working progress process talaga para makita rin ng mga Pinoy fans natin ang ating mga Filipino actors and actresses sa Korea. Sino pong gusto mo? Christoph, yes, may question tayo. Trixie actor ni Christoph ha, salamat. Tanong tayo kay Christoph. Question is for Sue. So how is it working with a Korean actor for the first time in this movie? As I-expect ko talaga na mahihirapan ako. Kasi una sa lahat, language barrier. Malaking factor kasi yun with yung workplace. So yung kung paano kayo magko-communicate with each other. Siyempre iba yung culture, iba yung humor, iba yung way of living talaga. At kumpara sa Pilipinas tsaka sa mga Koreano. Pero sobrang naging smooth lang. Ang bait-bait ni Shinwoo. Tapos, ang cute kasi nagpapaturo rin siya sa amin na mag-Tagalog. Tapos kung ano-ano kalokohan yung tinuturo namin sa kanya. So, it was a very fun experience. And we got to sing together. Yes, meron po kami ni-record na kanta in Korea na magiging parte po ng pelikula. So, it was really fun. So, great experience. Some of the Korean traditions or culture that he taught you when you were there? Yung mga Korean traditions or about Korean culture that he taught you about? Ako kasi medyo may brief knowledge na ako about Korean culture. So, hindi na ako medyo masyadong nahirapan mag-adapt. Kasi yung pagpunta ko last year, second time ko na rin sa Korea nun. And nagtagal kami ng halos isang buwan. And siguro ang pinakabagong experience ko or knowledge na natutunan ko is working with Koreans talaga. Na kung paano sila sa set, na sobrang tahimik nilang magtrabaho, na kapag work talaga, on time sila palagi. And yun siguro yung working experience yung pinakabago for me. Nasa lang yung song ba yung Korean or English or mixed? The song like... Mixed ba yung ano, yung song? Ay, na-English. In English po yung kanta. May Japanese eh, at saka Korean version siya, pero yung ginawa namin yung English. Maraming salamat, Christoph. Ito naman, Karina, sa tanong ni Ate Kate from Random Republica, kung ito daw ba ipapalabas sa Korea. Ang sagot natin kanina ay yung mga Pinoy natin doon na mga kaibigan ay inaayos na ito'y mapalabas. Pero in addition to that information, we have Miss Cynthia Rocket from Spring Films. Hi, magandang hapon po sa lahat. I'd like to explain lang the reason why the movie will be specifically shown in the Philippines. When I had a meeting with Kim, the producer of the movie from Illlight, I asked the same question. Is it going to be shown as well in Korea and at the same time in the Philippines? Sabi niya, as much as they want to show the movie sa Korea, unfortunately sa ngayon, 80% ng pelikula sa Korea na pinapalabas are Korean movies, local. Merely because hindi pa naman ganun kagaling talagang magsalita ng ibang language ang mga Korean. Siguro 20% lang daw yung other languages. And even the Filipino community naman din sa Korea, it's not that huge. Kaya yung nangyayari, you want the movie to be shown there, they're just going to arrange a special screening. So, it's merely the reason na 80%, like even mga Hollywood movies, hindi pa rin masyado, andun pa sila sa 20%. Yun yung pinaka-reason. So, abangan natin. Kasi katulad sa ibang mga film outfit, ganun din ang ginagawa. May special screening talaga. Yes, Manay Ethel? May tanong si Manay Ethel. Kung tatrik si sorry, pasensya ka na. Ayan, Manay? Kuya Alan. Pinag-uusapan namin dito na yung Gina at Nina natin. Based on the turnout ng mga voters ng boto ngayon, nakaramihan ay ano, ay parang nagbago na. How do you think about how do you think will this mga botante? Paano ito mag-aapit?
dun sa mga bagong voters mo para magkaroon ng sunshine ng kanilang buhay. Yes, Doko Su, Marta, dito siya, may dito Noni. Paano daw ang pelikulang Sunshine Family magkakaroon ng impact sa mga bagong butante natin na mga bumoto yesterday dahil sa mga kaibang resulta daw. Wow! Na-irrelate natin sa mga buhay. I love it. Madami kasi siya kung, kumbaga parang marami siyang branches. Meron siyang crime, so may mga laws na na-apply dun sa pelikula. And it's, ang pinakamalaking impact for me is Filipinos are very into family movies. Close to the heart kasi pag pamilya na yung pinag-uusapan, especially the parents. Social issues like si Marco, meron siya dito ang sarili niyang secret na malalaman kapag pinanood niya yung pelikula. Ako naman, meron din akong secret. So, ang maganda dito sa movie na to kasi is yung differences ng bawat member ng family. Yun nga, napag-iisa yung pamilya kapag may pinagdadaanan silang mahirap. So, yung pinapakita dito na ang pamilyang Pilipino, kapag may pinagdaanan mahirap, lalong tumitibay at lalong nagmamahal at lalong nagiging masaya together kapag nalalampasan nila yung mga problema ng. Oh, totoo naman, tayo mga Pinoy, mahal na mahal na natin ang mga family movie stories. Dito Norin. Meron po kasi crime na naganap doon sa pelikula. So, bukod pa doon, aside from that na yung naging close yung family. Pero titignan ko rin, maybe sa point of view ng character ko, no? Kasi ako yung tatay ng pamilya. Ang issue na na-raise dito kailangan bang dapat yatang umamin ka agad or maging honest ka sa mga nagawa mong pagkakamali. Halimbawa, in terms of yun, nakasagasa siya, owning up to your mistakes. Kailangan nila ang honesty and integrity. Ang nangyari, tinatry nila bilang medyo itago. Yun po yung naging comedy ng pelikula, kaya siya very entertaining. Maraming salamat, Tito Shamaine. Yes. Alam naman natin kung paano tayo ka-family-oriented, like Sue said, ano? Lalo na mga Pinoy, pag nasa ibang bansa, grabe, yung they are at their best, no? So, ang ano ko dito, actually, it was very, what do you call this? Parang, it was an eye-opener for me. Kasi yung mga Koreano, kasi syempre, you will also see Korea in this film, ano? Yung mga beautiful places sila, but also their culture, how they give importance to their laws, to their people. Pero ano ko rito, grabe yung difference ng Pinoy sa Koreano, which hopefully the movie will make the audience think of. Kasi yung mga Pinoy, pag nasa ibang bansa, ang gagaling natin sumunod sa batas. Takot na takot tayo. Pero sa sariling bansa natin, medyo hindi natin masyadong sinusunod ang batas natin. Opposite tayo ng mga Koreano, opposite na opposite. Sila, napakamasunurin nila sa bansa nila. Pag lumalabas sila ng bansa nila, aba, kung ano ang pinagagagawa nila. So it was very interesting for me na opposite yung kultura natin. So it will give us also a chance to look at what's happening in their country as opposed to what's happening in our country. Maybe we can be a little be like them or maybe, and also they will be a little more like us. Because what they really appreciate about Filipino actors is that they have so much heart. Pusong-puso raw ang mga Pilipino umarte. Pasensya na kayo, ako na yung nagsasabi nito. At hindi sila, wala kasi sila rito, pero yun. Opo naman, dito siya main. Makikita naman yan sa dami ng mga ginawa nyo ng mga project dito sa Pinas. May susunod na tanong po mula naman kay Sir Eugene Assis. Para kayo, no? Kay Noni and kay Charmaine, sabi nyo, this is your first time to work together in a movie? Tama ba? Yes. As lead roles. Pero sa ibang project talaga, you never... Meron na kaming mga nagawa before, husband and wife. But I think ito yung pinaka yung kami yung main characters sa buong sa kwento. Oo,
So how would you describe your wife as a co-actor naman? Co-actor? My wife? She's because she is brilliant, because she is a great actress, she's also demanding. At si Shamay naman. Actually, nagkasama na kami ni Noni, husband and wife din ang role namin sa isang independent film before, Hubad, ng Cinemalaya. Pero ito kasi mainstream. As an actor, ang question, ibang-iba kami ni Noni sa approach sa acting, na ibang-iba. Pero alam ko that Noni is always there. I hope you understand that. When you act with him, he's there. He will react, he will feed, he will be generous to you all the time, every second of every moment. Pero hindi kayo naghihinga ng parang advice from each other pagdating sa akin? Nagdi-discuss din kami. Na hindi naman naghihingi, pero nagbibigay. Hindi na kailangan hingin. Ibig sabihin, hindi ko nahingin, binibigay na. Or, and vice versa. Pag meron kaming napansin that can help the other actor na suggestion on how to make it, na ibibigay naman, tapos we share insights. We also talk about our character sometimes at night. We also fight over attacks. We also argue. But then in the end, we do the same, but we work as a team. Saan kayo mas nag-a-argue sa mga problems in sa household o sa inyong karir? Saan kayo mas nag-a-argue? Mas sa household yata. Oo, mas sa household ang arguments namin. Huwag ka, pero kung minsan, hindi yan lahat positive, ha? I mean, like all husband and wives, we have bickerings even with our parts. Sometimes, kinukulit ko siya kasi yung cue line ko hindi niya binibigay. Tapos, basta sabihin mo lang tong line na to, parang gano'n. Yung may kulitan din. At saka, since mag-asawa kami, when we're trying to say negative things to each other, we don't try to be nice about it. Iba pag pagkaibigan mo, parang hinay-hinay ka, pero pag asawa mo, kasi, ganyan, di ba? Diretso. So, yun yung mas masakit. Okay, thank you. Maraming Z para sa kanyang katanungan. Dito po sa table niya, may question ba, Hater? Oo, sige. Si Trixie muna. Ayun. Kaya pala lang pong jogging si Jaiho. Kasi ikot-ikot pala siya to do. Ang tanong, diba? Nakinumbend. So, I'm just curious, paano kayo nakaka-relate dun sa character? I mean, kayo, as in, yung character na sa person. Ako na mauna. Ikaw, Mark, gusto mo mauna ka? Baka ka nakaka-relate ko na. May gusto ka bang aminin ngayon? Gusto ko aminin sa akin. Sa character ko po, nakaka-relate po ako na medyo tahimik lang po ako. Yung parang, minsan po, hindi po ka nakikisara sa pamilya, pero minamahal ko pa rin naman po sila, yung ginawa ko yung parang hindi na sila mahal. Pero ano po, medyo tahimik lang po ako. Kasi po, sa palabas po na Sunshine Family, tahimik lang din po ako doon. Si Shine naman, just like Sue, she's very outspoken. Lahat ng gusto niya sabihin, sinasabi niya talaga. Na sometimes annoying. Yeah, I know I'm annoying sometimes. Na sinasabi niya talaga lahat ng gusto niya sabihin, lahat ng nararamdaman niya. To the point na, kunyari, hindi niya makukuha yung gusto niya. Yung mga sasabihin siyang mga bagay, parang makukuha yung gusto niya. Ganun siya. Yung sa akin naman, yung character na Sonia, ay identify with her as a mother. Kasi very matriarchal tayo, di ba? So lalo na pag nasa ibang bansa, piling mo talaga my family against the everyone. Parang una muna ang pamilya. Kaya nga, kahit na yung asawa broke the law, talagang feeling niya talaga hindi. Kailangan ano tayo, hindi ka makukulong. But at the same time, ang pagkakaiba ni Sonia is that she starts very timid. Yung the usual
stereotype ba ng babaeng Pilipina na tahimik, nasusunod ang asawa, susunod-sunuran. Pero dito, ang maganda sa karakter niya, nagkalakas ng loob siya at nagkabosa siya sa huli. Kasi siya yung she made the family strong by getting them to come together to solve their problem. Okay. Yung karakter ko, nakakapag-relate ako sa kanya na yung way na mahal ko yung aking pamilya, anak, asawa, gusto ko pinaka the best para sa kanila. Pero dahil sa paraan ng pagbigay ko sa kanila, siguro pagsubsub sa trabaho, pagbuhos sa ano, kuminsan, meron ako mga hindi napapansin na dinadaanan nilang mga problema or ano na sa set aside ko. Na, so parang meron ako, kailangan ko palang maging mindful o mas pagtuunan sila ng pansin individually. Si Sue ang maraming napasyalan. Tanungin natin siya. Napakasipag ko po kasi sumasakay kami ng subway. So, gusto ko sumasakay sa subway ng Korea. Lumilipad-lipad ng tren, ganyan. So, hindi ang basa dress ng Korean, ano yan? So, ikot-ikot talaga kami doon. Ano mong mga napuntahan ko? Nag-Enso Tower ako. At saka yung assistant ko. Tapos na-meet ko doon, nandun si Michelle Vito. So nag-meet up kami nung time na yun. Sino ba bang nakita ko habang nandun ako? Si Miles Ocampo, nakita kami sa Myeongdong. Di ba gala ako ng gala? Parang hindi kami nag-work. So, yun, ang saya kasi habang nag-work kami, may nagkakaroon ng mga pagkakataon na na-enjoy din namin yung mga tourist spots, yung mga napupuntahan namin. And more, kasi yung mga places na pinag-shootingan namin ng pelikula is hindi sila yung mga common na tourist spots sa Korea. So we got to see places that you don't see in postcards, you don't see in pictures quite often. But it's equally as beautiful as the ones that people really come to Korea to see. So in general, ang ganda ng bansa kasi kahit sa kapunta, picture perfect na yung kinalalabasan. So it's a really beautiful country. In fairness to kasi kay Sue, 2016 pa lang, honorary ambassadress na siya talaga ng Korea. Kaya nagpunta rin kami, din nag-picture-picture ako sa airport. Hindi. Nag-picture-picture ako sa airport sa Korea. Bawal pala, hindi ako natulungan niya ang pangasin ko. Kasi immigration siya. Kasi immigration. Tawa-tawa kami siya. Sabi ko, di ba ambassador ka? Tingnan mga picture-picture ako. Sinita. Bawal pala. Kami nakapag-shoot sa airport. Kasi paalis na lang kami. Last day, paalis na. Kasi dala-dala na namin yung mga bagahe namin. Nag-shooting pa rin kami. Sulit na sulit. Kami ni Tony, medyo busy-busy. Hindi kami masyado naka-gala. Pero yung mga pinuntahan naman naming lugar na makikita nyo sa pelikula, magaganda. Nakalabas pa kami ng Seoul. Meron kami place na sa Yangpyeong. At saka syempre sa Seoul. Tapos OX. Maraming magagandang lugar ang makikita ng mga manlo. Lalo pa ito, perfect yung pelikula ha, for family. Tapos perfect din siya dahil tayo, fan tayo ng mga K-dramas and everything. So ito, support natin ang bongga dahil mga Filipino actors and actresses na nag-shoot mismo sa Korea. So parang feel, at yung feel ng pelikula, makikita mo talaga na parang masasabi mo na ay ang galing, nakipagsabayan na talaga tayo. Speaking of sabayan, nakipagsabayan din sa 21 sa atin, si Sir George Panalika. I think they chose their locations based on the needs of the story. Kasi wala nang kami masyadong pinuntahan na public tourist spots. Kaya lang, yung mga pinuntahan namin, magagandang lugar, no? Meron few, halimbawa yung parang garrison, kung saan nila kinukulong yung mga Japanese soldiers, kinukulong nila doon. Nag-shoot si Tony doon sa labas lang. Pero hindi naman bumasok
sa loob para makita ka yung diorama nila ng mga namamatay na Japanese. It was really based on the needs of the film, which is good. I had to ask that kasi may mga stories na sinushoot kung saan sa ang location na para lang maipakita yung mga lugar na compromise yung story. And I suppose, hindi ko rin na style of shoot to kasi supported kayo ng KPM. Okay, another question. Kamusta yung like co-production in negotiating ng film na yung Springfield, yung story ng Sunshine Family? What did you notice about how they want the story told? In terms of voice, in terms of flow, how is it different from just a Filipino, well, from a Filipino, not just, but from a Filipino point of view? Feeling ko po nagsimula ang lahat sa respeto. Respeto ng bawat kultura, ng bawat bansa na involved dito sa negotiation na to. And yun naging maayos at naging smooth yung storytelling kasi nga may respect in the middle of everything na habang nagtatrabaho lahat, nire-respeto yung kultura ng Koreans. At the same time, nire-respeto din yung kultura ng mga Pilipino. And habang nandun nga kami, tinatanong kami ng production at saka ni Director Kim kung paano namin bibitawan. Tapos kung may adjustment siya, sasabihin niya lang sa amin. And doon, nag-meet kami in between. Laging may, nagkaroon ng middle ground. So, mas madali nang mag-communicate with each other. Siyempre, ibang sensibilities ng Pinoy, no? Tsaka iba rin naman ang sensibilities ni Direk Kim as a Korean. So actually, the film has two cuts. One, yung cut ni Direk Joyce na ipapalabas dito. At si Direk Kim may sarili niyang cut din na he plans to bring to international festivals. But the story is of course, really the one, the 1992 version. May tweaking lang na ginawa si Direk Kim when he rewrote some scenes and even si Direk Joyce with her inputs para ma-adjust to the Filipino culture and situation. Okay, last question. Kay Donnie, was there one thing during the shoot that did a bulb in your head that made you go, we should do that in the Philippines too when we make movies? Yung shooting, oh yeah, yes, of course. Well, of course, yung comfort, as sabihin natin na sobrang ang lamig, you know, naging nangangatog kami, but during the day, hindi naman kami nangangatog. Siyempre, yung, ang sarap mag-shooting ng hindi ka kailangan takbuhin ng makeup artist. Retouch kasi umuhulas yung makeup mo, di ba? So, napakalaking bagay yung lamig. Mas relaxing siya pag hindi sobrang lamig sa gabi. No? But aside from that, that's not less controllable than that. The fact na yung ang konti ng mga staffing room. Tapos yung mga ilaw nila, siguro sa pangangailangan din, hindi nila siguro kailangan sobrang tanging ilaw. So, kakunti lang yung ilaw. So, parang ang dali-dali ng mag-setup. Although, yun nga lang, since marami silang mga director doon sa main staff nila, minsan yun ang nakakatagal, yung medyo nag-i-discuss sila, nag-uusap sila kung paano nila i-a-attack. Doon kami naghihintay, no? Kung paano nila gagawin. Minsan nag-a-argue din sila sa kanila na kung ano yung gagawin nila, paano nila iti-treat yung eksena. Pero generally, yung pag-setup ng mga eksena, mabilis, hindi sila masyadong tadaltalan. Kasi dito meron pang caretaker yung bawat ilaw, di ba? Bawat equipment, meron caretaker. Diba? Ito hindi. Sila rin ang dadala. Sila rin ang bubuhat. Ang dagaan, LED. Marami na rin tayo mga LED na ilaw. Pero, ibig sabihin, for this particular film, minimal ang lights, konti lang ang tao, konti lang ang ingay. So, parang mas malinis, mas mabilis, mas let's go straight, do the job. Let's try to finish this as soon as we can, pero sa magandang paraan, pero quality pa rin. Thank you. Maraming salamat. And also, di ba, may kalirig ko po? Sa shooting time daw? Ideally, it's okay. 12 to 14 hours. But then the schedule,
medyo demanding kasi medyo yung script. Parang sabi nga niya, yes, meron tayong support, pero at the same time, yung budget is not for an ordinary Korean film. So medyo tight din ang budget. So for example, scene, for example, sabi niya, you know that we have to, originally I would schedule this in 3 or 4 days, but we only had to schedule it for one night. So meron mga ganong mga gabi, not all nights, pero meron mga araw or gabi na medyo very packed ang ano, ang schedule ng shooting. So kung minsan ito umaga din, ang bawi na lang nila, hindi ka nila i-call ng masyadong maaga. So alam natin lahat na ang Spring Films, kilala talaga sila sa pagbibigay ng mga movie projects, sa mga yung to go beyond mainstream, diba? Like start from Kim Medoras, Miss Eugene Domingo, from Kita Kita, Alessandra De Rossi, and M-Poy, si Carlo Aquino, comeback niya, Midwin Saint Gallen, and dito naman si Tito Noni and Tita Shanae naman, of course, real-life couple makikita natin in one big family movie na sa June 4 magaganap ang kanila. June 4 po magaganap ang kanilang premiere night. Ito naman, no? Matik pa akong magpag-pag-pag-pag-pag-pag-pag. Sa June 4 ang kanilang premiere night sa Trinoma po. At a-attendan po ito ha, in grande, ng mga Korean stars na nakasama nila sa pelikula. Diba? At ang title, Bakit Daw Sunshine Family? Ah, maraming ibig sabihin yun. Ikaw si Shine. Ikaw si Shine, gano'n? Oo, oh, sige. Ito yung pinagandaan ng tanong. Ang tanong pala, o. Oh. Lahat kami, actually, tatanungan kami, paano pa tinanong tayo kung bakit Sunshine Family? Ano isasagot natin? Naisip ko, pati na siya kami. Hindi, sabi niya, Sunshine po yung ating apelido? Hindi. Ako si Shine Sunshine. Don Sunshine. Hindi, baka dahil based on the full trailer kanina, baka dahil di ba may pinagdaan ng malaking experience ko. Pero kasi, there's always a sunshine always after the rain. Ayan, sinigod din ni Jaiko. Diba totoo? Na parang it's a family movie, so why not? Panghawakan natin ang sunshine, and there's always a sunshine after the storm, the rain. Yan, o diba? Okay. Ganun. Okay na, sinigod po na yun. Hindi ako yan. Ikaw si Catriona ngayon. Actually, if you compare it, di hamak naman na mas maganda pakinggan talaga yung Sunshine Family kesa Hit and Run Family. Pero ano talaga, very hopeful talaga yung ano, yung film, yung kwento. Tapos meron pang ano, yung... Kasi sa kwento, ano ako, nasa travel agency, ang pangalan ng travel agency ay Sunshine Tours. Gusto ko palang banggitin na bukod dun sa staff ng Korea, meron kaming Filipino equivalent na mga batisan na rin, na mga matagal na brevi professional na nasa Pilipinas na nagpunta doon. Diyan si LV, si Jean, si Taco, ayan, si Lady, tapos oh, sa Spring Films, yung staff ng Spring Films. May assistant director din kami, si Joy. Joy Bayan. So they were also helping us with liaison tsaka yung pag-ano. Nagpunta sila. Hindi sila nagpunta. Si Erickson na nagpunta doon. Ako po, ang tinanong na ako nito, tapos na-on the spot ako kasi sa totoo, hindi ko alam kung bakit. Pero nung natanong po sa akin, doon ko na-realize kung bakit Sunshine Family. Sumasalamin siya sa bawat Pilipino na pamilya. Na kahit anong lalim o kahit anong hirap nung pinagdadaanan, hindi mo makikita sa bakas ng mukha natin, kahit sa ang bansa mo tayo dalhin, Filipinos are known to be happy people. Laging nakangiti, very hospitable, yung kahit wala nang makain, ipapakain pa rin sa bisita yung pagkain nila. So yun yung representation of a Filipino family that was represented really beautifully in this movie na talagang dapat mapanood talaga ng lahat ng Pilipino. Kasi nakaka-proud eh, na ganun tayo nakikita ng ibang bansa. We are sunshine to their eyes. I thank you. Filipino smile. Wow. May susunod na tanong mula naman ang last question natin from itong Mario Bautista. Hello. I'm just wondering how
were you recruited for your respective roles? Nag-audition ba kayo o basta na lang kayo? Okay po, unahan ko na po ng sagot. Ako po, yun nga, as Jaiho said, I am the Korean Tourism Ambassador for the Philippines. And I was handpicked po by KTO, which I'm very grateful kasi I get the chance to work with such great actors and an amazing production, Spring Films po, at saka Film Line. So that's how I was chosen to be a part of this film. Sa akin po, nag-audition po, meron po akong pinuntahan na medyo madami pong bata, pinagpilian lang po kami. Tapos po, ako po yung nakuha. Kami po, Director Joyce Bernal's pick. Nung minit niya po kami, sinabi niya na gusto niya talaga totoong mag-asawa. At sinabi niya na first choice niya kaming dalawa. Kaya, Diyos ko, sana naibigay namin lahat para maibalik, masuklian yung tiwala ni Direk Joy sa amin. Well, Charmaine, I've always admired your work and I think thank you. Dapat nga nanalo ka for Lorna. Salamat. Dihin ni Antonio, gusto ko rin yung acting mo. Of course, nanalo ka sa acting. So dito, considering na comedy yung role mo, kasi bigat ba siya kaysa ng mga ginawang drama? Oo, kasi yung bigat. Mahirap kasi yung comedy actually. Mas para sa akin, mas mahirap siya kaysa drama. Kasi may timing na kailangan, tapos tamang timpla lang para kahit na umiiyak ka, nakakatawa pa rin. Parang ganun, hindi marugdob. So yun, very interesting. Tapos at the same time, tinatawid mo rin kung ano yung gusto ng director mula sa amin. Kasi iba rin yung ano nila eh. Iba rin yung sense of truth nila sa sense of truth natin. Parang ganun. So, we know you both started in theater, di ba? So, if there's a first couple in theater, kayo na yun. Di ba? Maraming salamat. Kung nasa teatro kayo, marami magsasabing hindi naman. Marami rin kasi mga kilalang theater actors like sila man, si Odie Hemora, and first couple. Ah, kasi mag-asama mo kami. Pwede. Ay, tinanggap. I know you first appeared together in the Tagalog version of A Man for All Seasons. Yes. Right? Yes. But then I don't really know, considering that you're one of the most durable couples in showbiz, kung paano talaga nag-start yung inyong love story. So please share it with us. Ilang years na ba? Ako lang yung kikwento, ikaw naman ngayon. Magto 29 years na kami, this May 28. Wow! Malapit. Happy anniversary. Maraming salamat. Doon sa pelikula, sa stage play na yon sa CCP, ang role namin mag-asawa. It was the first time we worked together. No, hindi kami, Thomas Moore. Oo. Hindi kami doon mag-boyfriend pa. Magkaibigan lang kami. May girlfriend si Noni, ako wala. Na-girlfriend. Tapos, nagkaroon ng festival na magkasama kami kasi ipapalabas yung play doon. Doon kami nagkaigitan sa Florante at Laura. I was stage manager. His brother, si Nonong, was composing music for Florante at Laura. Ako yung stage manager, siya yung actor. Sinasamahan, magkasama kami kasi kapatid niya. Tapos ako naman yung stage manager, so yun, makahabang gabi. Habang nagbabantay kay Nono sa pagkumpos niya. Doon. So, I know you had four kids, but did any of them really try to join in your footsteps in acting? Meron po, we have our eldest daughter,
is more into theater. Tapos kababalik lang niya from UK to study masters in theater. Ooh. Yeah. Tapos siya po'y kasama sa faculty ng Ateneo de Manila Fine Arts Department. Tapos kuminsan, nung dating buhay pa yung meron pang yung GMO unit, kinukuha siya, better half yata, kinukuha siya na for a role there sa TV. Nakagawa na rin po siya ng mga movie. Tapos yung anak po namin na sumakamilang buhay na yung youngest from Julia. Si Julia, she was ano talaga yun, artista yun. And she also was able to come out before she passed away, her one and only teleserye, yung Oh My G. Pero ito na ba yung foundation nyo na for Julia na, di ba yung puta pa foundation? Yes, we call it Julia Boy Camino Project kasi, right. Kasi hindi pa namin na-register as a foundation. And tuloy-tuloy pa rin po yung advocacy. Si Shamina parang namumuno doon. Tuloy-tuloy po yun. We go to schools. They just come to us. Tapos nagbibigay po kami ng talks. Basically, ang ginagawa namin, it's really information to destigmatize talaga. And then to encourage children, school children, especially in high school, and even sometimes grade school, to ask for help and to really label it as a sickness, as an illness. Hindi siya gawa-gawa ng bata or emo lang siya o angst lang, hindi. And then when we talk to parents, ganun din. We open their minds to the possibility na kahit you are doing your best as a parent, maaaring magkasakit ang anak ninyo. It's not something that you should be guilty about or it's your fault, no. But you have to open your mind to the possibility para makita nyo. Kasi yun po ang naging problema namin. Hindi namin nakita kasi akala namin yun, teenage angst, ang tawag niyan, nagsushooting, kaya tulog ng tulog, oo, kulang sa tulog, kaya tulog ng tulog, para mga ganun. Hindi namin nakita yung signs kasi wala talaga, hindi namin kinonsider na maaaring mangyari yun sa kanya. Yung mga shows about suicide, like 13 Reasons Why, napanood nyo ba yun? Do you think it helps in fostering awareness about this thing? Yes, it does, especially when those shows or stories or movies show the aspect of the yung circumstances around it, behind it. Na it's not really a form of weakness or kakulangan dito, kakulangan nandun, but basically condition na marami pong factors, including na doon po yung internal imbalance sa physiology ng tao. So kung mas maiintindihan ng mga tao ng population yung dilemma ng suicide, it does help na. Oh, my last question is, how do you feel when you see each other doing love scenes with other partners? Like si Charmaine with Love Villas of all people, di ba? And si Noni in Dagita, di ba? Yeah. Grabe yung ginawa mo doon. So how do you feel about it? Well, now, medyo clinical na kami. Parang ano, dapat kulang ka sa hagod doon. Medyo technical. Pero aaminin ko naman na siyempre mayroong konting selos. Oh, siyempre pag sinasabi, we tell each other, nung stage of our lives na seloso pa kaming sobra sa isa't isa, sinasabi ko talaga sa kanya na yung sana wala. Pero hindi namin ever pinigilan yung isa't isa na ano, may pinigilan lang ko na huwag doon mo. Pero ngayon
yung katsuktsakan ko siya. Nakaka-shock pa rin kahit alam mo na may magaganap na rin. Okay, thank you very much. Salamat. This will be a good week para masundan. Maraming salamat dito, Mario Bautista. And now, sabi nga, this will be a big hit, I'm sure.